Hi Marla, this is Kiara. Okay, my question for you is... Hello Marla, it's me, Kaori. So yung question ko for you is... Kung papipiliin ka... This is a good question. Kasama sila. Hi Marla, this is Kiara. Okay. Sige, how do you define depression and anxiety? Napagdaanan ko yan itong mga nakaraang linggo. And it was really hard. It's really hard. Gulong-gulo na ako. Hindi na makagalaw yung katawan ko sa sobrang... If ever Janella is single right now, would you pursue her? Yung mga tanong manggagaling mula sa fans, friends ko, showbiz, non-showbiz, and sa press. This is gonna be exciting, nerve-wracking, dahil hindi ko talaga alam yung mga tinanong nila. Yung mga nagtanong dati sa YouTube account ko, kinuha yun ng PA ko, si Eve, and binigay niya kay Kali. Ayan, si Kali. So siya yung nagpakahirap na isulat dito yung mga tanong ng fans and babasahin ko. Sa mga nagtataka ko bakit hindi ako masyadong active and hindi ako nakapag-post ng dalawang vlog that I was supposed to post kasi medyo nagdaan ako sa matinding emotional stress. Emotional breakdown, pinakamalala, my worst dahil sa mga nangyayari. Although madami akong ginagawa sa house, hindi yung mapipigilan na minsan puro negative lang naiisip, puro bad vibes. Madami akong nababasa at madami akong nakausap na hindi lang naman ako yung nagdadaan sa ganito. Lalo na ngayon na this is the new normal. Ang natutunan ko lang talaga is dapat maging positive ka lang. And I know it's easy to say and it's hard to do, but importante yung may nakausap kayo. Me, I have my friends and family. And then most of all, pinaka-important is just have faith in God. And I'm back! I'm here! So I'm ready to answer the questions. Uunahin ko muna yung mga galing sa fans. Ang init, pero gusto ko to. Actually, isa sa mga talagang nagpasaya sa akin dito is mga halaman, pawisan sa tapat ng araw. Ang sarap, just breathe, real life. Nakakahula siya, but I like it. Let's go! Let's do it! Mula kay Eliza Bautista. What memory instantly makes you wanna smile? Yung childhood memories ko with my family. Yun yung pinabalikan ko pag nalulungkot ako kasi naalala ko yung simpleng buhay namin. And yung simpleng ako na pasen lang. Hindi naghahangad ng karangyaan sa buhay but I'm happy. That's a nice way to start this Q&A. Mula ulit kay Eliza Bautista. Would you sacrifice yourself for a stranger? Nagtanong na siya eh. Marami mga naulit dyan. Mula kay Ace, your best experience mo sa pagkanta na di mo malilimutan. Sobrang dami, pero ewan ko ba't hindi ko nag-pop up sa utak ko ngayon. Kasi ako yung napili last year na i-represent yung Philippines and kumanta sa ASEAN International Film Festival. Star is born. Put your hands together for Marlo Mortel. Na ginanap sa Kuching, Malaysia and pinakanta nila sa akin dun yun. Searching for I'm falling. Shallow, Lady Gaga. Sobrang ninervous ako doon kasi I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never... Nasa harap ko pa nun si Steven Seagal and mga international celebrities. I'll never make the ground. It was a big moment for me. Mula naman kay Kiana Sabader. How do you define depression and anxiety? And do you have any message for those who experience it? Tulad nga na sinabi ko kanina, napagdaanan ko yan sa mga nakaraang linggo. And it was really hard. It's really hard. The brain is very powerful. Kailangan mo lang talaga siyang punuin ng positive thoughts, word of God. Isa din sa tekniko, pagka gulong-gulo na ako and medyo hindi na makagalaw yung katawan ko sa sobrang ninenervyos dahil daming iniisip, daming nangyayari sa paligid natin ngayon, it's crazy. Nakikinig ako sa mga inspirational songs. There's this one song that I found na naging go-to song ko every time nagpapanik ako. Ang title niya, Mercy Said No. Mercy said no. Ang ganda ng message, dun nyo i-gather yung thoughts nyo, for sure gagaan yung pakiramdam nyo. O diba, tagal pala pag ganito kung minumulat. Pero ako din naman may idea nito. Mula kay Abby Romero, in the future, will you make a song for Janella? I actually did already. Yung unang-una kong single na nilabas, yung M.O.O. Kahit sino pang ibang babae makilala ko, ikaw lang talaga nag-iisang laman ang puso ko. Inspired yon by Janella and Janella's character on Be Careful With My Heart. M.O.O. 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 M.O.O.
ang title ng My Only One. Mula kay Iwa Basco Villa. If ever Janella is single right now, would you pursue her? We're friends. She's nice, she's funny, she's smart, she's talented. We have a very good friendship. Kaya lang yung pinakamasasabi ko. Mula kay Eliza Bautista. What do you think are the most beautiful thing or is the most beautiful thing in the world and why? Life. Every day is a gift and every day is special. Everything in this world could be beautiful if you live life beautifully. Mula kay Jamaica Falame. What is the greatest lesson you've learned in life? To just fight. We could all be broken, but we could all be fixed. Meron ako isang nakitang quote na pinahawakan ko din ngayon. And it said that no one is stuck. Everybody can create new thoughts. Sabi din, the most important thing is just to decide and move forward and never look back. Oh, di ba? Dami ko natutunan ngayon. If you could ask a single person one question, Eliza na naman. Eve, sa isang tao ko lang ba nagtanong? Ito, speaking of Eve, mula kay Eve Villanueva sa napaka-sexy kong PM. What do you like more, being a leader or follower? Medyo ano talaga ako, may pagka-leader pagdating sa mga friends, family. Ako yung inaasahan sa mga decisions. And gusto ko talaga na sinasabi yung mga nasa isip ko. Mula kay Hannah Arno? Hannah lang. If you had the chance to go back in time and relive your life, would you still go down this career path? Si Hannah nga! Sorry. So si Hannah Arnold may pa-punch in a special question dito. Yes, because I'm very passionate with what I'm doing and pursuing, and that is music and the entertainment industry. Doing something without passion, that is not living. It's more of a responsibility, and I want to live my life to the fullest. Pag ikaw talaga nagtatanong pang pageant eh, if you will print something on your shirt, on my shirt, what would it be and why did you choose it? Sa wallpaper ko, nakalagay, as strong as I am, I still look to God for strength. Kahit naman ang pinakamatatag na tao sa mundo, pinaka-strong, meron din mga down moments. And the best way to get up is just to have faith and trust Him. Mula yun kay Yancy Macaro. Naka-eye mask pa ako kasi talagang tinitake in ko ito lahat. Fresh air dito sa bahay ng tita ko sa Binyan. Mula kay Rai Rai Loma. How would you describe Marlo's world in one word? Magnificent. Oh, letter M din yan. Kasi you've been with me for 7 years and isa kayo sa dahilan kung bakit ako inspired and masaya. Naniniwala sa sarili ko because you believe in me. And thank you. Pam naman eh! Actually, mamaya pa dapat yung friends ko. Pero sige, sagutin ko tong tanong ni Pam Gonzalez. Strangest place na natae ka? Sa isa kong vlog, nabanggit ko na sobrang sakitin talaga yung chan ko. Lahat natayan. Lahat na Jeffsan ko na. Pero pinakamalala siguro yung nasa shoot ako kasama ko din si Pam na. Ang Santiguar horror movie yan. Nasa Batis kami. Wala pong bahay niya doon. And yung chan ko biglang kumulo na lang. Minsan kasi hindi ko alam din kung bakit kukulo na lang siya na sobrang-sobrang. I had no choice. Kailangan ko ilabas. So, meron doon maliit na bowl sa tabi ng Batis. Sumiar talaga ako doon. Wala po yung pinto. Pero meron siyang harang naman. At habang sumisiar po ako doon, may palaka po sa harapan ko. Nakatingin po siya sa amin. Hindi ko yung malinimutan. Tapos nagpaigib ako ng tubig sa PA ko pati doon sa isang staff sa Batis para panghugas. Then, ang ending, pagkatapos po nun, umupo na ako doon sa scene namin. Kasama sila. Enjoy na enjoy siya. Ay, nakatalaga talaga. Mula naman kay Lively Cat, who is the actress you've been dreaming to work with? Sinasabi ko sa mga iba kong interview si Sarah Geronimo kasi crush ko talaga siya. Meron ako dating mga CD ni Sarah, kinadrawing ko siya. And ang galing niya kasi singer and actress. So, hi Sarah! Jollibee! Mula kay Kimberly Abelda, naiingit or nagselos ko ba kayo ngayon na si Joshua Garcia na ang bagong ka-love team ni Janella? Hindi. Hindi talaga. I wish nothing but the best for my co-actors, co-artists sa industry. And happy ako pagka nagsasucceed sila, kung meron mga ibang path na tatahakin nila. Very supportive ako. Sana ganun na lang lahat, no? Pag kami umaangat, supportahan na lang. Huwag na lang hilahin pa ko ba? Diba? Do you really believe in destiny? Clark Kagulawan. Yeah.
I believe in destiny, but samahan mo ng effort. Kasi tulad ko, di ba, aksidente lang yung pagkapasok ko sa Be Careful nun. And before that, madami na ako napagdaanan ng mga struggles, obstacles. Akala mo, para dito ka, pero kaya pala hindi nag-work yung mga bagay. Kasi may mas maganda pala nakadaan sa'yo. Plot twist. Mula naman kay Pochi Kim. What is your ideal type of girl? I always love a good personality. And simple lang. Yun, gusto ko sobrang simple lang yung tao. What animal best represents you and why? Hindi siya yung pinaka-best na nagre-represent sa akin ngayon. But we could all tell ourselves that we are strong. We could all be winners. We could all be kings and queens if you have a proper mindset. I wanna be a lion. What is your best advice to those that feel discouraged? Sabi ni Rai Rai Doma. Just look at the bright side of everything. Look at the positive things in life that matters most, like your family and friends. Last question. Mula kay Che Marabe. What year ang pinaka-unforgettable mong birthday and why? Siguro yung ngayon na lang. Kasi it was a day filled with happiness, purpose. Dahil sinalubong ko yung birthday ko ngayon na sobrang saya kasama ko yung friends ko. Happy birthday! Happy birthday! Party kami. But that same day, sumali ako sa event ng isang foundation kung saan tumutulong sila sa mga kids, mga may sakit, yung I Love Enzo Foundation. And nagbigay ako doon ng tulong, sinama ko yung mga family ko and friends, nag-donate kami ng mga pwedeng i-donate. And it's very fulfilling. First time ko din yung ginawa talaga. Just to see the smile on their faces, it brings you a bigger purpose in life, especially on your birthday. Mama! Before pa no, nag-celebrate pa ako sa UKG. Chelia, welcome to the Philippines. Oh, Eve, ano ba yung gift nyo kay Marlo? Gift? And then, tinapos ko yung January 4 ko with my family. It's fun and memorable. Okay, may mga nag-send ng videos. Mula naman sa mga PDDPs. Ayan, sa mga nakilala ko sa industriya na napakababait din. Hindi ko to in-open prior to this. Simula na natin kay Kiara. Siya yung favorite ko noon sa batch niya. Hindi ko masyado nakakanood, but I watched her. Hi Marla, this is Kiara. Okay, my question for you is, if you're given a chance to be a housemate of BBB and you are allowed to bring one person, who would that be and why? Hi Marla, this is Kiara. Okay. Sige, yung best friend ko, si Kat. Simula high school magkasama na kami niyan and siya yung tao na yung niya sasabihin sa'yo yung mga magagandang bagay lang. Sasabihin niya sa'yo lahat ng mga pangit, lahat ng mga kailangan mong ayusin, walang pagpapanggap. Kasi at the end of the day, minsan masyado ka nakikinig sa sarili mo na akala mo ang galing-galing mo na may taong mag-uuntog sa'yo na, hoy, may dami ka pang kailangan i-improve. Dapat ayusin mo na to, ayusin mo na. Siya talaga yung tao na yun. And sobrang thankful ako sa best friend ko na yan. Hindi ako iniwan sa lahat. Through thick and thin. Hindi kita iwan ka at manamay kita. So thank you, Kiara. I know we haven't met, but I feel and I know that you are a genuine person. And I'd love to meet you soon. Mula naman kay Kauri! Si Kauri na-meet ko sa UKG. And ganun din, very bright yung aura, mabait, and ang ganda, like Kiara, of course. Sabi ko sa kanya, siya yung una ko i-follow po, nag-TikTok ako. Sige, pag nag-TikTok ako, follow ko siya. TikTok na din ako ngayon. So, sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin, follow niyo ako. It's at MarloMartel01. Ito na! Hello Marlo, it's me, Kauri. So, yung question ko for you is, ano yung pinaka-biggest? May pinaka-biggest pa. Ano yung biggest flaw mo? So, kung meron man, bakit yun? So, abangan ko yung answer mo. This is a good question. Madami akong flaws sa katawan ko, pero masadami sa pag-uugali ko. Madami din ako na-realize. Isa sa hate ko din sa sarili ko is, I'm a casual overthinker. Talagang pagka-negative, sobrang nadadown ako, iniisip ko pa ulit-ulit, and defensive ako because of that. Pero sa work, di ako ganyan. Talagang very masunurin ako. I care and love you all. Mahal ko kayo. Thank you, Kauri. Ito naman, mula kay Vibery. Isa din sa mga pinakamabait na tao na kilala ko sa industry. Maganda, in and out. And may cover kami, Senorita. Umabot yan ng 1.4 million views yan. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend. Panoorin niyo pag di niyo para papanood. Eto na. Kung papipiliin ka, music or acting? Thank you, V.
VN o feeling close, na nasa puso ko talaga is music. Pero, hindi ko nililimit yung sarili ko na hanggang doon lang ako. Kasi, madami din naniwala sa akin nun. As an actor, hindi ako nag-workshop kahit ano. I guess, pagka talaga may effort ka, hard work, kahit hindi ka talented or hindi ka passionate sa isang bagay, magagawa mo yun ng maayos. And kahit yung puso ko nasa music, I choose both. Sa next mo naman na tanong. Anong first impression mo sa akin and how am I as your friend? Unang-una ko kayo nakita kayong badge sa Araneta dahil may isang malaking event. I don't know if I told you that, but first impression. Marlo Mortel, kumusta parikoy? Tanong ko sa'yo. Yeah, hello Marlo! Anong pipiliin mo? Mahal ka o mahal mo? Saan mo pipiliin dumaan? Sa makipot na daan o sa madamong daan? Yo, Marlo, ito yung question ko sa'yo. Let's go. Galing kay Morissette. This is a hard question, Morissette.